pinagpalang Sunday po sa bawat isa. Sige po, maaari bang palakpakan mo naman ang Panginoon? But since this is virtually, maaari bang itay po sa baba? Good morning, good afternoon, good evening. Kung ano mga oras ka mananonood, come on, don't stop. Hit that like button, hit that heart button, hit that ear button. Because today, we're gonna interact with you and you're gonna interact with us. And before we start our service for today, maaari bang i-hit mo naman yung share button na yan if you're watching here on Facebook. Come on, hit that share button because once you hit that button, we are spreading the good news to other people. And this is our way of sharing the gospel to them. Come on, hit that share button. And come on, maaari bang i-greet mo din yung mga kasama mong nanonood ngayong araw na ito or ngayong oras na ito. Magandang araw, kapatid. Ayan. Happy Sunday. Ayan. And today, we're just gonna worship the Lord. And I know that every one of us are prepared. Or if you're not feeling prepared right now, the Lord is calling you. Come, come before the throne of the Lord. We will humble down ourselves and the Lord will surely, He will surely answer. Hindi maikliyang kami ng Panginoon para sa atin. Ganon tayo kamahal ng Lord. And today we're just gonna go back to our first love. We're gonna go back to our worship, to our Lord. Can we just close our eyes? I'm inviting everyone, come on, close your eyes today. Feel the presence of God. He is here. He is moving. And He's gonna do something for you, your family, sa mga kapatid mo, sa trabaho mo. He's gonna do something for you today. God, we come before your throne. We're humbling down. Humihingi kami ng kapatawaran, Panginoon. At hayaan mo, Lord, na ma-encounter namin ang presensya mo, na ikaw mismo ma-encounter namin today. We just want you, we just want your presence, God. And that as we worship you, Panginoon, inhabit us today. Hallelujah. Come on, open up your mouth and sing a new song to the Lord. A song from your heart. Hallelujah. Oh, it's all about you.
He will declare all the names of God. About you, God.
It is all about you, Jesus. It is all about you, Holy Spirit. And that's the reason why, God, we are coming before your throne. Because, Lord, in your word and in you, your name is whom we can trust. If you believe that, church, come on, type amen sa baba. Bigyan mo ng palakpak ang Panginoon. Hallelujah! And it says in the word of the Lord, and this is the Lord telling us today, you will not have to fight this battle. Take up your positions, stand firm, and see the deliverance of the Lord that He will give you. Do not be afraid. Do not be discouraged. Go out, face them tomorrow, and the Lord, our Emmanuel, He is with you. He will be with you wherever you are. Kung saan ka pumunta, He will surely guide you and bless you. Come on, that is the God we are worshiping now, an all-powerful God, our miraculous Jesus. Come on, worship Him with gladness. Thank you.
The Lord Almighty, He is
the King of glory. He is the King of glory, the Lord strong and mighty, the Lord that is mighty to save, the all-powerful God, our miraculous Jesus, our Lord and Savior, our Adonai El Shaddai, Jehovah. Thank you, Lord. Thank you for your wonderful presence. Ito lang yung kaya namin gawin, God, is to give glory that is due to your name. And again, Lord, we will never stop singing. We will never stop declaring your goodness and your faithfulness, your love for us that is deeper than the oceans, higher than the heavens. Maraming, maraming salamat po, Panginoon. And right now, God, continue to touch us for your word for us today. Gusto namin, Panginoon, yung nag-uumapaw kami. And we want this Sunday to be an extraordinary Sunday. We may want to encounter you, Lord, more of you today. We want you. We need you. We desire you, God. Maraming, maraming salamat, Lord. You deserve all the praises, worship, and glory. In Jesus' name we pray. And every people of God shout and comment. Amen and amen. Hallelujah. Diyan sa inyong mga tahanan, isang linggo na naman ang lumipas. Napakabuti ng Panginoon at muli binigyan niya tayo ng pagkakataon, ng pribilehyo na muli ay makapanambahan sa Kanya. Bagamat tayo ay nasa ating mga tahanan, we are one in spirit. Amen ba mga kapatid? Ngayon po ay ikatatlong linggo ng Abril 2021 and we are going to continue our sermon series na ang theme natin ay I choose. Yung first topic natin ay I choose to surrender. And last week, I choose to sacrifice. Today, we will be discussing about standing firm. It depends on what kind of ground we are standing right now. Kapatid, are you standing on solid rock or you're standing in a soft sand? Ang ating pag-aaralan ay nasa Book of Isaiah. The Book of Isaiah has general theme of crisis and salvation. Because it is a prophetic message from a time of crisis in Isaiah's day, focused on the nation of Israel and more precisely, Judah. It is in great danger of enemies' invasion because of her wicked king. Many Bible commentators on the whole book of Isaiah outline the messages of Isaiah around three major crises that happened during his lifetime. The first crisis is the subject of our text today. The threat is from Syria, made worse by the unholy alliance that Ahaz made with Assyria. But, mga kapatid, bago tayo tumungo sa mensahe ng Panginoon sa araw na ito, let me ask you these questions. How are you going to deal with the terror that is coming to you? Ano ang gagawin mo ngayong parami ng parami ang kaso ng COVID-19?
ang kalaban ng ating kalusugan na hindi natin nakikita. Kanino ka ba aasa? O ano ang aasahan mo para maging safe ka? Aasa ka ba sa vaccine o sa Panginoong Diyos? The message for today is entitled, I Choose to Stand Firm. At ang ating teksto ay mababasa natin sa Isaiah chapter 7, 1 to 9. Tukoy kuha ko sa Berean Study Bible. Sabay-sabay po nating basahin ang salita ng Diyos. Sabay-sabay po tayo. Now, in the days that Ahaz, son of Jotham, the son of Uzziah, was king of Judah, Rezin, king of Aram, marched up to wage war against Jerusalem. He was accompanied by Pekah, son of Remaliah, the king of Israel. But he could not overpower the city. When it was reported to the house of David that Aram was in league with Ephraim, the hearts of Ahaz and his people trembled like trees in the forest shaken by the wind. Sa 3, then the Lord said to Isaiah, go out with your son, Shear Yashub, to meet Ahaz at the end of the aqueduct that fills the upper pool on the road of the launderer's field. And say to him, come down and be quiet. Do not be afraid or disheartened over these two smoldering stumps of firewood, over the fierce anger of Rezin and Aram and of the son of Remaliah. For Aram, along with Ephraim and the son of Remaliah, has plotted your ruin, saying, let us invade Judah, terrorize it, and divide it among ourselves. Then we can install the son of Tabeel over it as king. 7 and 8, but this is what the Lord God says. It will not arise. It will not happen. For the head of Aram is Damascus, and the head of Damascus is Rezin. Within 65 years, Ephraim will be shattered as a people. And verse 9, the head of Ephraim is Samaria, and the head of Samaria is the son of Remaliah. If you do not stand firm in your faith, then you will not stand at all. Tayo manalangin, mga kapatid. O Diyos, amang makapangyarihan sa lahat, maraming salamat po, O Diyos, sa araw na ito na kami po ay binigay niyo ng pagkakataon na makanig muli ng inyong mensahe. Aming Ama, dalangin po namin, bigyan niyo po kami ng katalinuhan, ng karunungan upang aming mapag-unawa ang inyong mga salita. Nawa, O Diyos, ay titimo ito sa aming mga puso, sa aming mga kaisipan. Hindi lang namin maunawaan, kundi ito'y aming may sa pamuhay, aming may ibahagi sa aming kapwa. Tunay ang inyong mga salita ay liwanag sa aming mga kaisipan, tanglaw sa aming mga landasin. Salamat po, O Diyos, kasihan niyo po kami na inyong Santong Espiritu. Ito mong samot dalangin namin. In Jesus' name pray. Amen and amen. Okay. Sa verses na ating nabasa, we can get or we can learn 3 points. 3 major points in order to see how this text applies to us. Let us observe the different parts. Una, the fear of terror and challenges in life. Mababasa natin yan sa verses 1, 2, 5, and 6. Ang sabi dito, now in the days that Ahaz, son of Jotham, the son of Uzziah, was king of Judah, Rezin, king of Aram, marched up to wage war against Jerusalem. He was accompanied by Pekah, son of Remaliah, the king of Israel, but he could not overpower the city. When it was reported to the house of David that Aram was in league with Ephraim, anong nangyari? The hearts of Ahaz and his people
trembled like trees in the forest, shaken by the wind. Biro nyo yan? Nung marinig nila na kumampi na ang Ephraim sa Aram, nangatog ang mga taga-Juda at ang kanilang hari na si Ahaz. Sa verse 5, "For Aram along with Ephraim and the son of Remaliah has plotted your ruin, saying, let us invade Judah, terrorize it, and divide it among ourselves. Then we can install the son of Tabil over it as king." Nangatog ang buong Judah dahil sa sasalakay ang Ephraim kasama ang Aram. Ngayon, let's see the background of Ahaz. Ang pangit sa Tagalog, ano? Ahaz? Ahaz na lang. Okay? Ahaz was an evil king of Judah who became king at the age of 20. Pero napakabata, naging king na siya. And reigned 4 years with his father, Jotham. And 16 years on his own. In 2 Kings chapter 16 and 2 Chronicles chapter 28, record King Ahaz's destructive practices. Talagang masama ang kanyang ginagawa. Such as idol worship and blasphemy against the temple of the Lord. The actions of Ahaz contributed to the downfall of the kingdom of Judah, which the Lord brought about in 586 BC. Isaiah chapter 7 to 10 speaks of the results and consequences of King Ahaz's wicked ways. Okay. Ang sabi, Ahaz's father, King Jotham, was one of good kings of Judah. One of the good kings. Biro mo yan. Mapabasa natin yan sa 2 Chronicles chapter 27, verse 2. So it is unclear why King Ahaz departed so completely from the teachings of the Lord. Bakit siya kumalas? Bakit siya humiwalay sa kanyang ama sa panampalataya? His unacceptable deeds included sacrificing his own children, which was a great evil in the kingdom of Israel, has already been practicing. 2 Kings chapter 16, verse 3, and 2 Chronicles chapter 28, verse 3. King Ahaz also dishonored the temple as a result of his alliance with the king of Assyria, which came about in response to punishment God sent on Ahaz in the form of attacks on Ahaz's land. King Rezin of Aram and King Pekah of Israel has besieged King Ahaz's lands. And although they were not strong enough to defeat Ahaz, mahina pa rin sila laban sa Judah, they did inflict heavy casualties on him. Heavy casualties. Mababasa natin yan sa 2 Chronicles chapter 28 verse 5. Not only were Ahaz's son Maaseiah and his second in command Elkanah killed, but over 100,000 soldiers were killed and Judah's cities were plundered. Many Israelites who were living in Judah were taken captive. But when it was reported na nag-join force na ang Aram at Ephraim, nangangatog sa takot si King Ahaz at ang buong Judah. Takot na takot sila. Bakit ba? Bakit ba kinatatakutan ng Ephraim? Now, let's check the history and see the old map of Israel and Judah. Ito yun. Ayan. Ayan ang old map. Makikita natin dyan, sa yung kulay green na Israel, sa northern part po yan. At sa baba ang Judah, yung kulay orange. Dyan, sa
bandang Israel o yung green coded map ay nandyan ang 10 tribo ng Israel. Okay. As per Britannica Encyclopedia, Ephraim, one of the 12 tribes of Israel that in biblical times comprised the people of Israel who later became the Jewish people. The tribe was named after one of the younger sons of Joseph, himself a son of Jacob. After the death of Moses, Joshua, an Ephraimite, led the Israelites into the promised land and assigned territory to each of the tribes. Ephraim became the leading tribe of the northern kingdom. Mababasa natin yan sa Joshua chapter 17 verse 15 and Judges chapter 3 verse 27. And the capital, Samaria, was located in Ephraim's territory. In fact, scripture sometimes refers to Israel as simply Ephraim due to the size of the tribe and they gradually gained great power. Yan po ang Ephraim, pinakamalakas sa lahat ng tribo ng Israel. For the Ephraimites acted as hosts to the tribal assemblies with the 10 tribes. Kaya kinatatakutan ang Ephraim. Kaya sila si King Ahaz at ang kanyang mga buong Judah ay nangangatog sa takot. Okay. Kung i-relate natin sa ating panahon ngayon, ano ba yung ating kinatatakutan? COVID-19. Di po ba? Ang nagpapakaba at kinatatakutan ng mga tao sa buong mundo. Ganun pa rin ang halos lahat ng tao. Meron ding mga Kristiyanong kabilang dyan. Na pag may dumarating na panganib o matinding problema, alalang-alala at takot na takot, balisang-balisa at di mapakali. Kung ihahambing natin sa panahon ni Ahaz at sa ngayon, halos similar. Di po ba mga kapatid? Laganap ang kasalanan sa buong mundo. Gaya ng idolatry, adultery, fornication, union of same sex, at marami pang iba na karumaldumal sa paningin ng Diyos. At marami na ang nakalimot at tumalikod sa Panginoong Diyos. Ang sabi ng Panginoong Jesus sa Mateo 24 verse 12 ESV, ito po yun, signs of the times and the end of the age. Ang sabi ng Panginoong Jesus, and because lawlessness will be increased, the love of many will grow cold. Kaya po, nanlalamig na ang karamihan, nanlalamig na sa pananampalataya, nanlalamig na sa Panginoong Jesus. At ang sabi pa sa 1 Timothy chapter 4 verse 1, Berean Study Bible, now the Spirit expressly states that in later times, some will abandon the faith to follow deceitful spirits and the teachings of demons. Yan po. Nangyayari na po, mga kapatid. Nangyayari na po. Some will abandon the faith to follow deceitful spirits. Bilang ilustrasyon, apart from the worldwide news on COVID, halos everyday, COVID, ganito ang dami ng nag-positive, ganito ang dami ng namamatay. Another sad news posted by the Christian Post, sa US po ito, dated April 9, 2021. A former Desiring God writer, Paul Maxwell, maaaring kilala niyo siya, announces that he's no longer a Christian. Yan po ang kanyang in-announce. Itong taong ito is also the author of the book
the trauma of doctrine. At ang nakakalungkot lalo na, itong taong ito ay PhD in theology. Biro nyo yan, PhD in theology, sasabihin niya, I am not a Christian. No? Hindi lang yan. Last year, mayroon din John Stengard, yung isa sa mga, yung lead vocalist ng Canadian Christian band na Hawk Nelson. Sinabi niya, I no longer believe in God. Matindi, ano? At noong 2019, si Joshua Harris, the author of the controversial Christian bestseller, I Kissed Dating Goodbye, ang sabi niya, I am not a Christian. And lately, after that, August 2019, si Marty Sampson naman, kilala niya siguro sila, siya, lalo na yung mga hilig sa Hillsong, siya yung Hillsong songwriter, nag-declare siya, ang sabi niya, I'm genuinely losing my faith. And it doesn't bother me. Matindi. Marami pang hindi kilalang personalities ang tumalikod sa Panginoong Jesus. May mga pastors, may mga members ng mga churches. Marami na po ang tumalikod sa Panginoon. Mismo ang Panginoong Jesus, nung nagturo siya, hindi matanggap ng mga sumasama sa kanya, naniniwala sa kanya nung time na yon. Iniwan siya. Yung pa lang, nung time niya, may mga tumalikod na. Ngayon pa, mas maraming tumalikod sa Panginoon. Ipinahintulot ng Panginoong Jesus na maranasan ng mga tao ang kasalukuyang pandemya upang muling manumbalik sa Kanya ang mga tao. Kaya naman, eto, naranasan natin mahigit isang taon na. Nandiyan pa rin si COVID at parami ng parami ang naapektuhan. Ngayon, sa kabila ng kasamaan ni Ahaz, nagpadala pa rin ng propeta ang Panginoong Diyos sa katauhan ni Propeta Isaiah upang ipaabot ang kanyang mga comforting words. So ito ang pag-uusapan natin sa pangalawang major point. God's comforting words. Ang sabi sa verses 3 and 4 sa ating teksto, then the Lord said to Isaiah, go out with your son Sheyeshub to meet Ahaz at the end of the aqueduct that feeds the upper pole on the road to the launderer's field. And so verse 4, and say to him, come down and be quiet. Sabi niya, do not be afraid or disheartened over these two smoldering stubs of firewood over the fierce anger of Rezin and Aram and of the son of Remaliah. What comforting words ng Panginoon. Di ba? Nandun pa rin ang kanyang pagko-comfort kay Ahaz at sa mga taga-Juda. Siya mismo ang nagpasabi kay Ahaz to calm down, be quiet, manahimik ka lang, do not be afraid or disheartened. Kung ating ipaparaphrase, mga kapatid, ang verse na ito, eto yun. Kalma ka lang. Huwag kang matakot o panghinaan ng loob dahil sa iyong mga kaaway. Sagot ko kayo, akong bahala. Yan, nagkikare pa rin ang Panginoong Diyos sa Juda. Ngayon, pansinin naman natin ang sinabi ng Panginoon Jesus sa kanyang mga alagad nung nandito pa siya sa lupa. Ito yung mababasa natin sa John chapter 16, verse 33. Ang sabi diyan, I have told you these things so that in me you may have peace. In the world, you will have tribulation. But take courage, sabi ng Panginoon Jesus. I have overcome the world. At kung sa Tagalog, ang mga bagay na ito ay sinabi ko sa inyo upang sa akin na magkaroon kayo ng kapayapaan.
sa sanlibutan ay mayroon kayong paghihirap. Lakasan ninyo ang inyong loob na pagtagumpayan ko na ang sanlibutan. Napakagandang pag-comfort sa atin ng Panginoong Jesus. Di po ba? Pinapatatag niya ang ating pananampalataya. May similarity, di ba mga kapatid? Doon sa time ni Ahaz at time ng mga bagong Kristiyano sa time natin ngayon. Napakasarap malaman ang ating Panginoong Diyos ang nagko-comfort sa atin. Sa panahon ng panganib, sa panahon ng calamity, disaster, tagutom, pagsubok, problema, bagyo ng buhay, kasama na dyan ang COVID-19. Di po ba? At ang katotohanang napagtagumpayan na ng Panginoong Jesus ang sanlibutan, yun, doon pa lang, wala na tayong dapat ipangamba. Wala na tayong dapat ikatakot, mga kapatid. Amen ba, mga kapatid? Type nyo naman dyan sa inyong mga screen. Amen. Di ba? Napagtagumpayan na ng Panginoon. So, ang sa atin ay manampalataya tayo sa salita ng Diyos. Di po ba? Okay. Meron tayong assurance mula sa Panginoong Diyos. Ito ang ating tatalakayin. God's assurance and may warning. May warning siya, mga kapatid. Ang sabi sa verses 7 to 9, "But this is what the Lord God says, it will not arise, it will not happen." Sabi niya, "For the head of Aram is Damascus, and the head of Damascus is risen within 65 years. Biro mo. May specific time. Ephraim will be shattered as a people. Magkawatak-watak ang Ephraim na kinatatakutan ni Ahaz at ng buong Juda." So, sabi niya, hindi yan mangyayari. May assurance na mula sa Panginoon. So in this particular context, Isaiah gave Ahaz a direct word from the Lord. It will not happen. It will not happen. Pero mukhang ayaw magtiwala ni Ahaz sa mensahe ni Lord. Kahit pa sinabing after 65 years, magkawatak-watak ang Ephraim. Na nangyari nga noong 721 BC. Nagkawatak-watak ang 10 tribo ng Israel. Mababasa natin 'yan sa verses 10 to 14 na sinubukang kumbinsihin ni propeta Isaiah si Ahaz na humingi ng sign kay Lord. But Ahaz did not wait or did not want to seek the Lord for a sign. When God is telling him to seek a sign, ayaw talaga niya. Maari kayang natatakot si Ahaz sa kasagutan ng Panginoong Diyos at lalong ma-expose ang kanyang mga kasalanan. He is really not interested in trusting God. Yun yung issue dun. Ayaw niya talagang magtiwala sa Diyos. Ang sabi sa verses 10 to 14, "Then the Lord spoke again to Ahaz, ask for a sign from the Lord your God. It can be as deep as Sheol or as high as heaven. But Ahaz replied, I will not ask. I will not test the Lord. Hindi ako magtatanong, hindi ko susubukin ang Diyos." Isaiah, sabi niya, then Isaiah said, "Listen, house of David, it is not enough for you to try the patience of men. Will you also try the patience of my God? Therefore, the Lord himself will give you a sign. See, the virgin will conceive, have a son, and name him Emmanuel." God gave a sign anyway.
in the form of a message. We know this to be fulfilled in Jesus, di po ba? But what does Emmanuel mean? Anong ibig sabihin ng Emmanuel? God with us. So, ang mensahe ni Lord, don't fear. God is with you. Yun ang mensahe ng Panginoong Diyos. Huwag kang matakot. Kasama mo ang Diyos. Diba? But Ahaz stood firm sa kanyang paniniwala na ang makakatulong sa kanya na talunin ang Aram at ang Israel ay ang King of Assyria na si Tiglath-Pileser. At ayaw niyang paniwalaan ang sinabi ng Panginoong Diyos through Prophet Isaiah. Mas pinili niya ang tao kaysa Diyos. Ha? Mas may tiwala siya sa tao kaysa Panginoong Diyos na siyang lumikha ng tao. Maraming ganun eh. Mas nagdidepende pa sa tao. So Ahaz disobeyed God. Hindi siya sumunod sa Panginoon. Mali ang tinayuan ni Ahaz. Kaya nga ang tanong ko kanina sa inyo mga kapatid, ano ba ang kinatatayuan nyo ngayon? Solid rock ba o buhanginan? Diba? Nakatayo ka nga, naka-stand firm ka, pero yung ground mo, ano ba yan? Solid rock o malambot na buhangin? Kayo ba mga kapatid? Tanong ko lang. Kanino ba kayo mas may tiwala? Sa Panginoong Diyos o sa tao? O sa gawa ng tao? Kayo lang ang makakasagot niyan. Kayo lang. Ang sabi dito, magandang quote ito. Ang sabi diyan, when faith fails, power departs. Kapag bagsak ang pananampalataya, wala na ring lakas upang lumaban ang isang Kristiyano. Mga kapatid, ang tanging nating mapanghahawakan, the Word of God. The Word of God. Kapag sinabi niya, sure na sure, 100% na kanyang gagawin. Ang Diyos ay tapat sa kanyang mga salita. Sinabi niyang, I will never leave you nor forsake you. I will be with you till the end of the age. Always. Di po ba? Be still and know that I am God. Be still. Manatili ka lang. At alamin mo, ako ang Diyos. Ito pa, nung last year, kabisado natin ang Psalms 91. Kinabisado yun, nire-recite. Ito, iko-quote ko. Psalms 91, verses 9 and 10. If you make the Lord your refuge, if you make the Most High your shelter, no evil will conquer you. No plague will come near your home. Okay, take note. No evil will conquer you. No plague will come near your home. Yun po yung nakasaad doon sa Psalms 91 verses 9 and 10. Kapag sinabi ng Diyos, ginagawa niya. Hindi gaya ng tao, nangako, nagsalita, napapako. Bilang patotoo, mga kapatid, natapat ang Diyos sa kanyang mga salita. Meron po kaming experience ni Sister Joy sa aming family. No? Noong nasa buhay na tubig pa kami nakatira dito sa lumang bahay namin,
ay nagpunta kami ng Ilocos, December yun eh. 2 weeks kami sa Ilocos, nagbakasyon. At wala kaming iniwan doon sa bahay, ibig sabihin, walang nagbabantay. Okay? So iniwan namin yun. Pinag-pray lang namin, Lord, kayo po ang magpadala ng inyong mga angels to protect, to guard our home. Sa inyo po, nagmula ito. So yun po ang aming panalangin. At alam nyo po, 2 weeks kami doon, pagbalik namin, ang sabi ng aming kapitbahay, doon sa medyo bandang harap, ang sabi niya, alam nyo, tuwing gabi, may nakikita ako dyan sa swing nyo. Dalawang tao, isang babae, isang lalaki, nagsuswing dyan sa swing ninyo. Pero alam nyo mga kapatid, yung swing namin ay nasa loob ng lawn. Tapos nakaano po yun, nakabakod po ng ano, may mga grills po kami doon. So, fully ano po yun, fenced. So, walang makakapasok dahil nakapadlock po yun. So, ang sabi ko kay Sister Joy, nagpadala ng angels ang Panginoon to guard our home. At alam nyo po, nung sinama ko po sa Saudi Arabia ang aking mag-iina, 2008 hanggang 2016, wala pong tumatao doon sa bahay namin. Walang tumatao. Kompleto sa gamit, lahat po yun ano. Pero walang nawala, walang nasira. Iningatan ng Panginoon. Pangako niya yan eh. Diba? Sabi niya eh, sa kanyang salita, walang masama na makakalapit sa iyong dwelling. Diba? At alam nyo, yung katabing bahay namin, katabing bahay ah, firewall lang ang pagitan. Yung may-ari ay taga, ano sila, taga Tondo. So, mas ginusto nilang doon mamirmihan sa Tondo dahil nandun ang kanilang hanap buhay. So, kanilang bahay, puno ng, ano, ng mga gamit, walang tumatao. Bihira lang silang umuwi diyan sa may, ano, sa may Barcelona. Tapos, may isang araw, may dumating na jeep, mahabang jeep. Tapos, may mga tao, binuksan yung bahay, kinuha yung mga gamit, isa-isang binaba, tapos ano, inilabas, sinakay sa jeep. Ngayon, akala ng mga kapitbahay, kasi wala naman kami doon, nasa Saudi kami, akala ng mga kapitbahay, yun, nagpadala yung may-ari para kunin yung mga gamit. Alam nyo anong nangyari? Yung pala ay magnanakaw. Ubus lahat ang gamit. Katabi lang ha? Katabi namin. So yun po yun. Tapat ang Panginoon kapag sinabi niya. Nagpapadala siya ng kanyang mga angels to guard us. At ang sabi nga, napakaraming assurances ang Panginoong Diyos, mga kapatid. Napakarami na more than enough or higit pa na magpapatibay sa ating pananampalataya. Kung, ito lang, kung ating paniniwalaan, yun ang punto. Kung ating paniniwalaan ang mga pangako, ang mga salita ng Diyos, magkakatotoo yan. Amen ba mga kapatid? Type naman dyan, amen. Yan. At ang sabi ni George Mueller, a Christian evangelist and missionary, ang sabi niya, okay. Ang sabi niya, to learn strong faith, ayan. Op, lumagpas tayo. Wala. Okay. Ang sabi po ni George Mueller, to learn strong faith is to endure great trials. I have learned my faith by standing firm amid severe testings. To learn strong faith is to endure great trials. I have learned my faith by standing firm amid severe testings.
At ito naman ang warning ng Panginoong Diyos. If you do not stand firm in your faith, then you will not stand at all. Yan ang warning ng Panginoong Diyos. Ikaw ay mabubuwal kapag hindi naging matatag ang iyong pananalig sa Diyos. Ikaw ay mabubuwal. Now, ang consequence ng ginawang pag-ignore ni King Ahaz sa warning ng Panginoong Diyos, there was no peace sa buong Juda. For the span of 16 years, there was no peace but war. Juda has been invaded by the enemies during the reign of King Ahaz. Biro mo yan, for 16 years, panay, kaguluhan, gera, labanan, patayan. The Bible is not clear on how Ahaz died. But it does say that although he was buried with his ancestors in Jerusalem, he did not earn a place in the tombs of the kings of Israel. Mababasa natin yan sa 2 Kings chapter 16 verse 20 and 2 Chronicles chapter 28 verse 27. Mga kapatid, may mga pagkakataong sa atin, may pagkakataong sa ating buhay na di natin pinapansin o di natin binibigyang pahalaga ang warning sa atin ng Panginoong Diyos. Ito may sa pamamagitan ng kanyang mga salita or sa pamamagitan ng kapwa natin manampalataya o kaya sa mga pangyayari sa ating paligid. Mas sinusunod natin ang ating kagustuhan. Umiiral sa atin ang sarili nating kaalaman. Ang resulta, walang kapayapaan at kagalakan, kundi puro worries and anxieties ang nararanasan. Tandaan natin ang sinabi sa Proverbs chapter 16:25, New King James Version, "There is a way that seems right to a man, but its end is the way of death." May daang matuwid sa tingin ng tao, ngunit kamatayan ang dulo nito. Bakit pa kasi pinagpipilitan ang sariling kaalaman kesa humingi ng guidance and wisdom sa Panginoong Hesus? Bakit pa kasi gustong sundin ang sarili? Merong Diyos na nakakalam ng lahat. The all-knowing God, the source of all wisdom, the source of all understanding, ang ating Diyos. Sinabi niya sa Proverbs 3, 5, and 6, maaring memory verse ito ng karamihan. Anong sabi doon? "Trust in the Lord with all your heart and lean to your own, do not lean on your own understanding. In all your ways acknowledge Him and He shall direct your path." Diba? Yun eh. Umasa tayo sa Diyos. Umasa tayo sa Panginoon. Huwag nating pairal yung ating sariling kaalaman. At sa ating pagtatapos, mga kapatid, ayan. Yan ang sinabi ni George Mueller kanina. Ano? To learn, strong faith is to endure great trials. I have learned my faith by standing firm amidst severe testings. Yan, napakaganda. So, sa ating pagtatapos, mga kapatid, ating balikan yung ating napag-aralan kanina. Dahil sa kasamaan ng mga tao at kawalan ng panampalataya sa Panginoong Diyos, ipinahintulot niya na maranasan ng mga tao ang matinding takot caused by terror, troubles,
problems, disasters, famine, calamities, pestilence, iba't iba. No? Ano yun? The fear of terror and challenges in life. Pero merong comfort ang Panginoon. Our living God gives us opportunity to trust Him. Nagbibigay siya ng comfort, comforting words, and even gave His assurance that terror will not happen. We should not be like Ahaz, mga kapatid, who trusted man rather than God. Diba? So, may tanong ako sa inyo. What will you choose for your troubles? Are you going to trust another? Are you going to trust yourself? Are you going to trust your money? Are you going to trust your company, your employer? What if you commit yourself again to trust God? What if this COVID-19 pandemic na nangyayari ngayon is just that God is using to expose the source of your total trust? Gaano ba talaga ang iyong pananalig sa Panginoon? Gaano ba talaga ang iyong pananampalataya? Kapatid, tandaan natin ang warning ng Panginoong Diyos. Anong sabi diyan? We must stand firm in our faith in God, whatever calamity, challenges, pestilence, problems we encounter in life. Otherwise, we will not stand at all. We will not stand at all. Inaanyahan ko po kayong tumayo kahit dyan sa inyong mga tahanan at music team. Meron po tayong declaration. Sabay-sabay po nating babasahin ito. Isapuso po natin itong declaration na ito. Amen po. Alam po ng Diyos ang ating nilalaman ng ating mga puso, ating kaisipan. So ito po, sabay-sabay nating basahin. Bigkas natin ng malakas. Okay. I choose to stick to God's word. I choose to trust His presence in my life. I choose to acknowledge my nothingness. I choose not to boast myself, but to be humble always. And I choose to depend on God and not on man. I choose to focus on Jesus alone, the solid rock, my firm foundation. I choose to increase my faith through Him. I choose to resist the lust of the flesh and the lust of the eyes and the pride of life. And I choose to magnify God in my life forever and ever. I choose to stand firm. Amen, mga kapatid. Hallelujah. Hallelujah. Tayo'y umawit bago tayo manalangin. Hallelujah. When the thread of darkness does come breaking in,
Panginoon. Oh God, you are our firm foundation. That's why, Lord, we can stand firm. You are the rock. You are the solid rock, our firm foundation. Oh, hallelujah. Thank you, God, for your message. Thank you, Lord. Thank you for strengthening our spiritual lives, oh God. Salamat, oh Diyos, aming Ama. Tunay yung pagkikare nyo sa amin, Panginoon. Walang katulad, oh Diyos. Patuloy nyo kaming binibigyan ng mga comforting words, Panginoon, sa gitna man ng nangyayaring pandemic sa buong mundo. Lord, naroon pa rin ang inyong pagpapalakas sa aming pananampalataya. Hindi nyo kami pinababayaan. Hindi nyo kami iniiwan, Panginoon. Tunay, O Diyos, sa inyo kami mananalig. Sa inyo kami aasa. Kapatid, kung ang iyong pananalig sa Panginoon ay nagkakawindang-windang pa, it is the time. Refocus yourself. Focus on Jesus, the author and finisher of our faith. Kapatid, muli mong isapuso ang pananalig sa Panginoon, ang iyong pananampalataya. Ang sabi nga sa balita na ang vaccine ngayon hindi pa effective or uncertain pa ang efficacy nito dahil ito'y mga bagong vaccines. Kapatid, sa Panginoon tayo umasa. Sa Panginoon tayo humingi ng saklolo, ng pag-iingat ng Panginoon. Hindi tayo pwedeng humingi ng saklolo sa mga tao o anumang bagay dito sa mundo. Sa Diyos na siyang lumikha ng sanlibutan. Sa Diyos na nagmamay-ari ng lahat-lahat. Sa Kanya tayo humingi ng tulong. Sa Kanya tayo humingi ng proteksyon. Tapat siya sa Kanyang mga salita. Tapat siya sa Kanyang mga pangako. Hindi siya sinungaling. Siya'y mapagkakatiwalaan. Kaya naman, salamat, Panginoon. Salamat for giving your message to us for this day. Salamat po, Panginoon, sa patuloy niyong pagkilos sa aming mga buhay. Sa patuloy niyong pagtuturo sa amin. Sa patuloy na pagpapalakas ng aming espiritual na buhay. Salamat sa bawat isa na naglaan ng kanilang mga panahon, ng bawat pamilya na patuloy na sa inyo umaasa, na patuloy na sa inyo mananalig. Salamat. Binigyan niyo kami ng magandang signal, Panginoon, upang aming mapanood ng mga kapatid namin sa kanilang mga tahanan ang worship service namin ito, Panginoon. Thank you, O God, for giving us this opportunity. Napakabuti niyo, Panginoon. Salamat, O Diyos, sa aming Ama. Abutin niyo po ang pangangailangan ng bawat isa. Pangangailangan espiritual, pangangailangan financial, material, emotional, even kagalingan, Panginoong Yesus. Truly, you are our great healer, our great provider. Lord, you are our banner. Hindi niyo kami pababayaan, Panginoong Yesus. Pinangako niyo yan, Panginoon. That we must take courage dahil napagtagumpayan nyo na ang sanlibutan. Thank you, Lord. Thank you for your words. Thank you, God. Mga kapatid, ating ipanalangin ang ating mga ikapo at ang ating mga offering. Panginoong Diyos, salamat po, O Lord God, sa patuloy na pagpapala nyo sa amin. Lord, salamat sa mga pinagkakakitaan namin, O God, sa bawat kumpanya
sa bawat negosyo o trabaho, Panginoon, na siyang channel of blessings from you to us, Panginoon. Thank you, O God. I-bless niyo pong patuloy ang mga pinagkakitaan namin, Panginoon. Upang muli ay makapagbalik kami ng aming mga ikapo at ng aming mga offerings, O God. Upang may magamit sa inyong iglesia, O Diyos. Pagpalain niyo po ang bawat pamilya, ang bawat representative, Panginoon. Lord God, ng inyong mga anak. I-bless niyo po ang bawat isa. Patuloy niyo pong pagpalain at palakasin, patatagin sa kanilang mga pananampalataya. Lord, pagpalain niyo rin po at ingatan, bigyan ng wisdom ang aming mga kapatid na humahawak ng mga salaping ito. Nawa ay may saayos ang paggamit ng mga salaping ito para lang sa ikalalago ng iyong gawain, Panginoon. Lord, pagpalain niyo po sila ng lubos. Salamat po, Diyos. Salamat po. And Lord, salamat, Panginoon, sa araw na ito, pinagkalab niyo sa amin. Thank you, God, aming Ama. Lord, muli, panibagong linggo na naman ang aming kakaharapin. Kami po, Diyos, ay patuloy na umaasa sa inyong gabay, patnubay, pagkalinga, provision. Lord, without you, we are nothing, O God. Kaya naman, O Diyos, bingi kami ng inyong karunungan, ng inyong katalinuhan upang aming magampanan ang mga iniatang niyo sa aming mga responsibilities, O God. Higit sa lahat, nawa mag-glorify ka sa aming mga buhay. Continue to protect us, O God. Cover us with the blood of Jesus upang hindi kami ma-penetrate ng COVID-19 o namang uri ng kapahamakan at karamdaman. Salamat sa inyo, O Diyos. Pagpalain niyo po ang bawat isa. Lord, allow me to bless your people, O God, with the blessings coming from above. With the love of the Father, the grace and mercy of our Lord Jesus Christ, and the continuous fellowship of the Holy Spirit be upon us today and always. And everybody will say, Amen and Amen. God bless you, mga kapatid. God bless you. See you next Sunday.